Ay, kailangan. Kailangan mag sipat. Nagputol ng dragon fruit yung kapitbahay namin, kaya sabi ko sayang naman, tatanim ko na lang dito sa mini farm ko, kaya eto, marami-rami yan, meron pa yan dun, marami kasi, kaya pero sa ngayon lilinisin ko muna tong mga dito ko itatanim. Ang hirap kasi ano to, hindi ko alam kung anong tawag dito. Dito ko itatanim yan para malapit lang yan. Eto yun, tama na kami maman magpalapit. Diyan ba dito yun? Parapit ko. Ano na po yun ang asildo mo? So yun, ito. Oh, sayang naman, maraming ano dun yan. Ilang puno din yan ng dragon fruit. Kaya, wag i-focus sa ilong ko. Maraming siya introduction na. Init. Medyo tirik na eh. Tirik na rin araw. Nakakahingal pag ganitong tirik ng araw, mabilis kang hingalin dahil mainit. Kaya ito, may kubo naman na pwede kang sumilong saglit at mamaya resume naman. May tinatawag kami dito na kadyos. Ito yan, parang beans din siya. So dito sa pagtatamnan ko ng dragon fruit, tatamnan ko rin itong kadyos kasi yung dragon fruit matagal pa naman yan yumabong. Years pa yan, o
taon pa ang ano yun eh, itong kajes mas mabilis tumubo to, kaya tatanim ko rin dito. Para kahit na pag nagtatanim ka mga yan, dapat 6 to 7 or 5 to 7 na buto bawat ano. So ito gagawin nating 6. So tatanim mo lang yan sa lupa, huwag masyadong malalim, yung sakto lang natatakpan ng lupa. Yeah. Maganda kahit mga 1 metro yung isang metro lang yung ano distansya. So dito uli kaling dyan yung isa, tapos dito naman. Maganda rito kasi ano, agad sa araw yan. Oh, pag umaga dito uli. Etong kadyos kasi sikat dito yan sa amin. Pag mga piyesta, isa yan sa sangkap na pinaglulut sa ano, sa mga handa. Tawag namin diyan KBL. KBL stands for ano yan, kadyos, 4K, B, baboy, tsaka langka. So kayo na lang bahala mag-research, i-Google niyo na lang kung ano yung Ilonggo na yan na luto na KBL. So ito nga yung isa sa ano niyan, kadyos. Dito uli. May nagtatanong kung hindi daw ba ako natatakot sa ahas dito pag naglilinis. Eh dito naman wala namang cobra. Pero ahas, oo meron. Eh masukal nga. Tingnan mo, may mga bakas yan. May mga bakas ng butas ng daga. Pero tingnan natin kung meron tayong makikita ang ahas dito mamaya. Puro yan talahib. So, di mo alam kung may mga namamahay din bang ahas dyan. E di tingnan natin. Tulad ng mga ganito. Masusukal. Tulad ng mga ganyan. Usually kasi dyan namamahay yung mga ahas. Kasi nandyan din ang mga daga. So, sa paglilinis ko rito kanina, wala pa ako na encounter. Yan, mga ganyan. Usually dyan yan. Dyan pumipirme yung mga ahas. Eto, masukal. So, kung titingnan mo, may mga traces yan ng ano. May mga butas-butas. Pero yan, mga ano ng ano yan. Daga. Gantong butas. O, tulad nito. May butas dito.
isang butas. Titingnan natin kung merong ahas. Sa gubat kasi, sa gubat pagka ganyang may mga butas, diyan na mamahay ang mga ahas. Kaya tingnan natin. Oh, malambot siya kasi bahay to ng daga. So kung nasa ng pagkain, nasa ng ang prey ng mga ahas, usually dyan din sila nagpupunta at katagalan sila na rin ang nag-occupy ng mga butas na yan. Malalim. Ayan. Kung titingnan mo, malalim. Dito papunta ang butas. May butas pa uli. Ayun mo. Ha? Ayun. Mandito araw yan. Hindi pa natapos mo kain yung mga pinakaloob-loob ng ano, butas. Ang dami kasing langgam. Ayun. Ang daming langgam. Daming langgam. Hindi pala ahas eh. Oh. Palaka. Meron pa kanina dyan eh. Ayun. So hindi ahas kundi ang mga kaibigan natin palaka. So yun lang. Walang cobra, may ahas dito sa Iloilo pero dito wala. Kasi mostly naman pagka ganyan, yung mga ahas, pag nakarinig pa lang ng mga kaluskos din yan na may tao, kumakaripas na rin yan ng takbo. So, salamat sa panonood. Huwag kalimutan, i-hit uli yung like dyan and mag-iwan naman kayo ng comment and subscribe. Thanks for watching!